was the president or is the president on track in delivering his campaign promises? Oo, alam mo Ray, ano, nabanggit nga ng ating Pangulo kahapon, no, napanood ko to na meron daw isang economist na, na sinabi incomplete daw yung grado ng ating Pangulo sa mga ibang mga aspekto. I think it's about, about agriculture. And I may have to agree na sa ngayon, ano, hindi pa magandang, hindi pa tama na bigyan ng paghuhusga yung ating Pangulo dun sa mga bagay-bagay na pinangako niya sa kanyang kampanya noon, no, na kung saan na hindi magagawa ng isang taon. No, kasi maraming mga aspeto ng reforma, Ray, ano, na it doesn't take a year, it will take 6 years, so it will take 2-3 more years para magawa yun. So I think it's too early to judge the president. Pero may mga ilang items dyan na pwede nating masabi that the president did a good job. So for example, investment promotion. Ano? In terms of investment promotion, nakita natin na naka-attract ang ating Pangulo ng napakaraming mga investment pledges. Ano? In fact, nasa around 3.48 trillion pesos worth of pledges ito, ano. Hindi lang 'yon, ano, nagkaroon din tayo ng unprecedented number of investment roadshows, ano. Kasi may na-monitor ko yan, Ray, yung mga Philippine economic briefings na ginagawa ng ating pamahalaan, ano, nagpupunta sila sa iba't ibang bansa to promote the country, ano. So in terms of attracting investments, I think the president is doing a good job. Sama mo na rin dyan, Ray, ano, kasi yung onion, controversial yan. Ano? Pero in fairness, yung presyo ng mga onion, presyo ng rice, presyo ng asukal, nag-stabilize na. No? Bigyan kita example para sa mga nakikinig. Noong December 2022, ang presyo ng red onions per kilo was 700. Ngayon, June 2023, ang price per kilo nasa 200 na lang. Ang refined sugar, pareho ng presyo ngayon kaysa kukumpare mo siya sa presyo noong June noong nakaraang taon, which sits at 110 pesos per kilo. So nakikita natin na in terms of yung agricultural products, ano, stabilized ang prices. Finally, Ray, no, nagkaroon ng paglago sa sektor ng agrikultura. Noong first quarter ng 2023, ang growth ng agriculture sector is at 2.2%. Sino bang secretary ng Department of Agriculture? Sino pa din ating Pangulo? So nakita natin na nagkaroon ng positive movements sa agriculture. Hopefully magtuloy-tuloy ito, Ray, sa mga darating quarter.